Nagiging usap-usapan sa internet ang mga viral na video ng mga tao na biglang nawawala. At iniwan nito ang internet na naguguluhan. Ito nga ba ang sinasabi nilang Great Disappearance na mas kilala bilang ang popular na paniniwala na tinatawag nilang Secret Rapture na nakuhanan ng video? Tara, ating pag-usapan ang patungkol sa katotohanan ng viral video na ito. Ikinompile ng Truth in Bible Prophecy ang patungkol sa mga video na ito. May professional na piso na kailangan nating malaman. Mga nawawalang bata sa isang school bus, isang normal na araw para sa bus driver na nagdadala ng mga 50 na bata papuntang paaralan. Lahat ay normal hanggang sa biglang nangyari ito. Parang biglang nawala sa hangin ang mga bata. Tinawagan ng driver ang pulis sa panic at nagpaliwanag sa nangyari. Okay. Slow down. Okay. I know you didn't get an accident. You just told me that. Okay. The kids are gone. They're gone. I don't know where they went. How many kids total? 45, 50. Okay. Sa isa pang insidente ng pagkawala ng isang babae mula sa footage ng pulisya, isang opisyal ang nahuli ang babae na nagmamaneho ng mabilis ngunit biglang nawala ito sa harap ng kanyang mga mata habang nag-uusap sila at binuksan ang lisensyang expired. Sa isang video sa TikTok na kumalat, makikita dito ang isang biglang nawala na ilang tao sa loob ng airport. Ito ay nag-iwan sa internet ng mga naguguluhang nanonood. At ang tanong, ito nga ba ang tinatawag na modernong pagtuturo ng Secret Rapture na ito'y natupad na? Sa isang ospital, tila isang typical na araw hanggang sa biglang nag-iba ang lahat nang maglaho ang ilang tao nang hindi may paliwanag. Kung ating makikita, pinapakita sa mga video na ito ay peke at scripted na mga video ng paglaho ng mga tao. Isang maling pagpapamahagi na may konteksto. Ito ay bahagi ng kampanya ng isang Christian group sa US tungkol sa Secret Rapture. Inaasahan ng maraming Kristiyano kasi ang tinatawag na Secret Rapture na ito raw ay hindi magaganap. Ipaniliwanag sa Biblia patungkol sa teksto sa Lucas 17 verse 34 na may dalawang tao sa isang higaan at ang isa ay dinala at ang isa ay naiwan. Sa salitang English, one was taken and one was left. Kung ating makikita ito, mababasa natin ang konteks nito kung saan sa panahon ni Noah ay kaparehas din ng teksto na ito na si Noah at ang kanyang pamilya ang naiwan o ang na-left. Na ang ibig sabihin ng taken ay sila ay nawala. So ibig sabihin, ang salitang left ay sila ang naligtas at ang taken ay sila ang hindi naligtas. Na ito ang paniniwala ng mga tao na hindi masyadong nakakaalam ng katotohanan. Ngunit ating buksan ang ating mga kaisipan patungkol sa bagay na ito dahil binabanggit sa unang mga taga-Tesalonika 4 verse 16 to 17. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo ng mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa impapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kung ating makikita, sa pagdating ng ating Panginoong Diyos ay hindi sikreto dahil makikita natin dito at nabasa natin. Sa araw ng pagdating ng ating Panginoong Diyos, may malakas na utos ng tinig ng Arkanghel na kung saan ang lahat ay mapapakinggan ang tunog na ito na maingay at hindi sikreto. At ang lahat ng mga mata ay makikita ang pagdating ng ating Panginoong Diyos at ito ay hindi sikreto. Kaya nga naman kaibigan, hindi tayo ang una na pupunta doon sa langit na bayan, kundi ang lahat ng tao ay sabay-sabay. Maging ang mga tao na namatay kay Kristo ay unang bubuhayin. At pagkatapos tayo mga buhay na dadatnan ng ating Panginoong Diyos, ay kasabay natin ang mga binuhay na tayo dadalhin sa mga alapaap ng sabay-sabay. Kaibigan, maging handa tayo at manatili tayong handa dahil ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay binabanggit ng Biblia na ito ay literal na makikita, malakas na mapapakinggan at marangyang pangyayari ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo
at hindi ito isang sikreto. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa inyo pong walang sawang pag-ibig sa amin. Panginoon, tunay nga po na totoo ang inyong salita na nawa Panginoon ay ipakita sa amin ang buong katotohanan upang sa ganon ay hindi po kami maninlang nakaaway. Tulungan kami Panginoon na may handa ang aming mga sarili sa pangalawa po ninyong pagdating at nawa po'y kasama ang aking mga kaibigan na nakikinig ngayon, ang kanilang mga pamilya at ang buong sambahayan Panginoon ng inyong pong mga anak na nakikinig ng sa iyong araw ay maliligtas mula ngayon at magpakailanpaman. Purihin ka, O aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ay aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.